guys expect na kayong dalawa ay kakapitan, tatangkilikin, mamahalin ng sambayan ng Pilipino? Hindi talaga. I mean, to be honest, ito ba, hindi talaga. As in, hindi. I mean, nung nagsama kami, parang hindi kami close. Tapos, basta everything was like, nilagay lang kami doon. Tapos, okay, let's try it out. So, parang bigla, parang may pagkabiglaan everything. So, siyempre, we didn't know what to expect, di ba? Tapos, nagulat lang kami. Sobrang daming tao dumadalaw sa set. Tapos, everywhere, natutuwa yung mga tao. So, it's just unexpected. Just happened. Oh, Liza, first impression. First. Kay Ken, yes. Playboy. Playboy. Grabe to, ah. Yeah, kasi, Liza, bakit mo nasabing playboy? Kasi he seems like one of the type of guys who like know how to play with girls. Okay. Natakot ka doon sa image na yun, sa impression na yun? Yes. Oh. At first. Pero nagbago ba yun? Wait, nagbago ba yung impression na yun? Yes, Tita Boy. So when you got to know him better, what did you discover? He's a very family-oriented person, and he does everything for his mommy, his brother, and his sister. And and also he loves his daddy very much, even though he's still not here. Ay, pinapayak mo talaga ako ngayon. He loves, I'm sorry. His daddy very much, even though he's not there. Okay, does he love you? As a friend, siguro. Does he? Do you? Alam mo na, this is the first show of the year. Oh, diba? Wow. I mean, we've been on the spot. No, but do you? I mean, Ken, alam kong iba't ibang klase ang pag-ibig, but somehow, I mean, huwag tayo magbulahan. Let's tell each other things as honestly as we can. But do you have feelings for Liza? To be honest, meron. Meron. Itong feelings ba na ito na articulate mo na sa kanya? I mean, I know she's 17. That's why I'm asking you. Nasabi mo na ba sa kanya ito? Are you waiting? I mean, nasaan ang relasyon ninyong dalawa? Siguro na minsan nafe-feel niya. Pero hindi pa talaga na-feel niya yung feelings feeling mo. Feeling ko. Okay. Do you feel his feelings? I mean, as a young girl? Feel mo ba? Do you, Liza? Yes po. You do. Paano mo pinaparamdam sa kanya? Sa mga simpleng bagay lang. Sa mga simpleng bagay. Pag-alalay. Paano mo ina-assure si Liza na hindi ka playboy? Alam na, nakilala niya ako, Tito Boy. Nakilala ka na niya. Nakilala na niya ako, kaya alam niya. So, yan. Hindi na siya takot. Hindi na siya takot. Baka tumingin kasi kay Liza, kanina lang sa VTR, habang pinapanood natin, iba eh. Merong tinging kaibigan, pero may tinging, Sa ano yun? Let's talk about the predictions. Sabi ng mga predictions ay kayo daw ay magkakatuluyan. Kaso lang, parang magkakaroon ng problema na may kinalaman sa aminan. Would you like to comment? Sa aminan? Ewan ko po. About that, hindi ko po alam. Kaamin mo lang na may feelings ka sa kanya. Ayun. Tama yun. Yun na siguro yun. Oo nga, no? Galing mo na. Regalo ba sa birthday mo, si Ken? Opo, pero hindi ko po siya suot. Kanina suot ko po. What was that? What is it? Binigay ko po siya ng necklace. Yung necklace na... Pero ano, nakasulat letter H for hope. So, for? Hope. Hope. My real name. Yes, yeah, yeah. So right. Letter H na hope. Akala ko... Also, may ibig sabihin din yan. You know? Ken, tanong, what are you hoping for? I'm just hoping for yung success namin. I mean, in the context of Liza. Yes. Oh, of your friendship with Liza. Okay. I just hope na hindi magbabago kung siguro anong meron kami right now. What is it that you have today? I have a really, really close friend right now. Yun ang promise ko sa kanya, whatever happens in the future, best friend ko pa rin to. Kahit magka-boyfriend siya ng iba? Ay, bye mo na yun. joke lang. Pero friend pa rin. Hindi na best friend siguro, pero friend. But Liza is 17, hindi ka pa pinapayagan. Hindi pa po. Hindi pa. Anong edad daw, sabi ng parents mo?
We're still talking about it. You're still negotiating. Pero sabi po ni Tito Oji at saka ni Mr. M, 25 though. Dapat sinagana ng 30.